po na worth 19,000 for 50-60 packs. Kung makikita niyo sa video niya, ang liit lang talaga. Siyempre, as a customer, I have the right to ask and question. Diba? Okay. As customer is always right. Mm. So, ganito ang nangyari niya. Niloloko-loko ako ng driver or whatever kung anong pinag... Paano kayo niloko-loko ng driver, ma'am? Ano pong sinabi ng driver? Sinabi ng driver, sabi ko, ito ba ito talaga yung order ko? Kasi ang liit. Sabi niya, yes, ma'am. Sabi ko, nasaan yung owner? Kausapin ko, baka hindi ito nagkamali. Biglang sinabi niya, may kausap ko sa phone. So, biglang sinabi niya ganito, ay ma'am, hindi pala ito yung order mo, ma'am. Yung order mo is parating pa. Nagkamali, ma'am. Hindi ito yung order mo. Sabi ko, ay, thank you. Sabi ko, hindi pala. Kasi paano yung papakainin to yung mga tao, bisita ko. So, to cut the story short, parang ganun, niluloko-loko ako. Sinabi kong ganyan. Kasi walang dumating na pagkain. At saka, buti na lang, muntik nilang dadalhin yung pagkain ko. Paano ko ipadala yun? Ma'am, ay, ma'am, may mga pagkain doon ah. Oo, oh, nandun yung mga pagkain, dadalhin daw nila. Tiyo mo naman, ma'am, di ba na-deliver yung mga pagkain? Na-deliver yung pagkain, oh. Sir. Oh. Na-deliver yung pagkain, sir. Pero sinabi ng driver na yung pagkain na na-deliver ay nagkamali. Hindi sa akin yun. Sandali po, ma'am. Sandali po, ma'am Marjorie. Sir. Pakisagot po, madam. Yes po, sir. Sasagutin ko. Sir, actually, ganito po nangyari. Pagka-deliver po ng food, sir, tumawag yung friend ko. Siya, dai, humingi ako dito ng bayad. Ayaw niya magbayad kasi maliit daw. Sabi, tinawagan ko yung reseller ko, ma'am, pakisettle yung buyer mo kasi hindi ko ma-reach out yung reseller ko kasi nagsisimba po siya. So si driver na lang ang kinokontak ko. Ate, pag di niya binayaran yun, please pull out the food. Willing ako mag-refund ng 9,000. Nag-hysterical po kasi siya, sir, kasi ang liit lang daw ng food. Ayaw daw niyang bayaran. So sabi ko sa friend ko na nagdi-deliver, please ate, huwag nilang ipagalaw yung food. Willing ako mag-refund kung naliitan sila. Ako na bahala mag-dispose ng food. Please lang. Okay, so sinasabi mo, kung ayaw nilang bayaran, huwag galawin yung food, pupull out ko yan, ibibigay ko ulit yung 9,000. Yes, sir. Kaso, good deal yun. Ayaw ni ma'am. Oh. Ayaw ni ma'am. Ano ipapakain ko sa mga bisita ko? Hindi ko yan babayaran. Worth lang daw yan ng 9,000. Yung balance, hindi ko babayaran. Ilagay mo dyan ang mga pagkain yan, ipapakain ko sa bisita ko. Yung balance, hindi daw na niya babayaran. Kaya, sir, galing ako Cebu City, sir. Pumunta ako dyan sa kanila, sir, kahit pagod na pagod kami. Kasi... So, ma'am...